Ay. Hello guys, what's up? And it's 3:30 p.m. na nga dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. So bibilan ko nga po ng pagkain yung kapatid ko kasi naka-lockdown sila sa trabaho nila. Bawal silang lumabas and ako lang ang pwede. So ako lang ang pwedeng bumili sa kanila ng makakain. Ayan, so pupunta nga po ako dun ngayon and ayan, sandamakmak na pagdadasal na nga po ang ginawa ko. Para lang maging safe din tayo. Of course, lagi po tayo magdasal at manatili po tayo sa bahay. So it's March 29 na nga po. So March 19 yung last kong pagbablog ko, hindi ako nagkamali. And ito na nga po yung pangalawang vlog ko. So wala naman nangyayari sa buhay ko. Lagi lang namang nandito sa bahay. And yun, wala namang bago. Natutulog, kumakain, nagba-vlog and ibang vlog ah. Mayroon na akong isang YouTube channel pa and para sa fandom yun. Pero yun na nga. Ayun. So, ano pa ba? Nanonood ng YouTube. Ayan. Ganun-ganun lang naman yung ginagawa ko lately. So, hindi ko na-vlog. And, basta. Kita-kita na lang tayo mamaya habang naglalakad ako. Titignan ko kung makakapag-vlog pa ako dun. Or baka hindi na rin. Tignan natin. So, hanggang dito muna. Kita-kita doon. Bye. Palabas na ako. Itura ko. So, ito po yung itsura sa labas. Ito po ay bandang Freedom Park. Yung pinakita ko po ay Vicente Cos. And, kung sa nakikita niyo po, konti lang rin naman po yung lumalabas. And, yun na nga. Marami na rin establishments ang sarado. Ito po yung bandang Old Capitol na yung sa May Freedom Park. And sa ngayon po, wala naman ako nakikitang ibang mga dumadaan na naglalakad. Ako lang. Bukod po dun sa mga nakasasakyan eh. Si ate. So yan po yung mga relief goods po na ipamamahagi nila Governor sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Napakasipag po talaga ng mga tauhan ng CCWD. Ayan po, may ginagawa po sila sa may Pantamega. So hindi ko na nga po nakunan ano, pero may mga nakita po ako nagpa-fagging. Ah, nagpa-fagging ba yung tawag doon? Pero yan yung na nag-i-spray po ng pang-disinfect sa bandang Mega Center. So kudos po doon sa namamahala or barangay na nakakasakop doon. So ito na po yung bandang harap ng Mega Center. Actually bukas po yung M. Luiliera para po sa mga gustong mag-withdraw or magpadala. Bukas po yung M. Luiliera sa harap ng Mega. And bukas po yung Mega Center, yung grocery and yung Watson's lang po, ayun. So as you can see po, may mga namamasada pa rin. Ayan. So yan, mga toda po yan. Actually, napakakunti lang ng mga namamalengke talaga. Pero yung mga nagpupunta dito sa Mega Center, which is good din kasi napapractice talaga yung tinatawag nating social distancing dito. Saka nag-spray sila ng alcohol. So sa mga nagtataka po at gusto mag-grocery nga po sa Mega Center, dito po ang daan natin papunta po sa grocery ng Mega. Kaya kasi sarado po yung bandang sa may harap and dito lang po yung daan natin. Ayun. Ayan po, so kung makikita nyo po, ang dami pong mga upuan maging sa labas pero hindi nga po nagagamit dahil konti lang na may namimili dito eh. So disclaimer lang, hindi nga po sa akin to. So ito po yung pinabili lang sa akin ni ate and makikita nyo nga po yung listahan ko, ayan.
By the way, nakatatlong oras nga pala ako sa pamimili. Alam mo yung pakaramdam ko, yung parang nasa Resident Evil ka. Yung ganun. Kakadala ko lang kina ate nung kwan, nung relief goods niya ay... So ito nga pala yung Freedom Park. Yung itsura niya ngayon, walang katao-tao talaga. And konting lakad-lakad lang po tayo sa Freedom para makita niyo po kung gaano kakunti talaga yung lumalabas na tao. Hello. So yun na nga, kakauwi ko lang. And masaya naman ako kasi konti lang yung tao sa mall. Ayan, kaya okay lang. Hindi naman kami nagkakadikit-dikit doon. Lagpas pa nga sa isang metro yung layo namin sa bawat isa ng mga mamimili. So yun. So far, maayos naman. I mean, although may mga lumalabas nga ng mga tao, nakikita ko naman, meron namang social distancing na tinatawag. Sa napuntahan ko, ewan ko lang sa ano, kasi based on sa mga nakikita ko sa post, yung Sangitan Market ay napaka-crowded. Sobrang dami ng tao, nagkakadikit-dikit sila. Ewan ko lang sa palengking malaki, kasi as in malaki talaga siya, kaya hindi ko alam kung nagkakadikit-dikit ba yung mga tao doon. Pero sa mall, okay. Wala akong may pintas or wala akong masabing negative. Kasi pagkapasok mo pa lang sa pintuan ng mall, bukod sa tinitingnan na yung temperature mo ay nilalagyan ka agad na alcohol sa kamay. I mean, winiwisikan ka na alcohol agad sa kamay. So maraming salamat sa SM dahil maganda naman yung process ng pagbili sa kanila. Tagal nag-isip pa, no? Pero yun nga, pagka-uwi ko, as usual, diretso agad sa banyo, ligo agad. And, binit-bit ko yung chinelas ko. Ayun. So, ganun lang. Pero, okay naman. So far, maganda naman yung maganda naman yung experience ko pag lumalabas ako. Hindi naman nakakatakot. Ayun. So, hanggang dito lang yung vlog natin ngayon. Ito is for documentary lang. I mean, para may mapanood lang ako after ilang taon. Ayan. Para mapanood ko lang kung ano nga ba ginawa ko nung may COVID-19. Ayan. So, hanggang dito na lang po, guys. Have a nice day. God bless you. And ingat po kayo palagi. And don't forget, kung wala namang importante pong bibilin sa labas, ay manatili lang po tayo sa ating loob ng... sa loob ng ating bahay. Ayan, bubungol-bungol eh. No? Pero yun na nga lang po. Maraming salamat. Bye-bye. See you again next time.